Pinaghahanap ngayon ng mga pulis ang isang tanod na nanggahasa umano sa 10 taong gulang na anak ng kanyang kumpare sa Quezon City. Balita natin ni Cesar Apolinario. Ikinagulat ng mag-asawa ang residente ng Barangay Batasan Hills, Quezon City, nang makita ang mga tuyong marka ng dugo sa underwear at shorts ng kanilang 10 taong gulang na anak na babae. Noong una ay nagsinungaling paraw ang bata dahil pinagbantaan umano ng suspect na kapitbahay nila. Pero umamin din itong nagahasa siya. Nasabit po ng bata, nasabit lang po sa alambre yung... Ay, hindi siya nag... Ano, hindi, po, hindi siya umamin? Hindi po siya umamin. Bakit daw po? Na, kasi po natatakot siya, tapos nandun din pa po sa kapitbahay namin ng suspect. Ang tinutukoy nilang kapitbahay na gumahasa umano sa anak nila nitong March 18. Ang kumpari nilang si Gilbert Wando, na tanod din ng barangay. Agad silang nagsumbong sa pulisya. Pinuntahan ng mga pulis ang bahay ng suspect pero wala na ito roon. Wala yung ano, yung tatay ng biktima. Pupunta rin ano, yung suspect doon sa bahay ng bata. Nananawagan ng mga kaanak ng biktima na ipagbigay alamagad sa pulisya ang kinaroroonan ni Tuando na naharap ngayon sa kasong rape in relation to RA 7610 o Anti-Child Abuse Law. Sinira niya yung buhay ng anak ko. Gusto ko sana mahuli. Mapagbayaran niya yung mga ginawa niya sa anak ko. Cesar Apolinario, GMA News.